Saan mang sulok ngayon ng mga kalsada at eskinita? Sa mga pampublikong lugar pa, nagkalat sila. Parang ang May Invasion, pakending-kending at aalog-alog sa bumbunan, mga bibe hair clip. Merong may suot-suot nito kahit pa sa opisina. Pati na for babies o mga pet dogs and cats, nakiuso na rin. At ang bibe hair clips, nanganak pa ng kung ano-ano. May bibing plain and simple, may nakasombrero at shades. Meron pang naka-graduation cap. Pwede pa sa lubong ka nakikitrending. Super cute. Sabi namin cute. O bibe-bibe! Napansin niyo ho ba yung mga bigla na lang may suot-suot na bibe sa ulo, pauso, pakulo, paandar? Pero sa bibe hair clip craze na ito, sino bang leader o nagpauso at nagsabi ng quack, quack? Ang kasagutan, narito sa City of Pines sa Baguio City, kung saan daw talaga ito unang naging in. Ang ulo nga rito ng mga residente turista, pinaglandingan na ng mga bibe. Quack, 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 quack. Kaliwat kanan din ang nagbebenta nito sa daan, sa palengke at sa park. 100 pesos kada 3 piraso. Ang naubos po namin nasa 500 ducks per day po. Isa ang planeta ba naman ang galing ito? Ang kanilang bibe hair clips, imported daw talaga mula Taiwan at China. Pagpupunta ka dito, ang bibilhin mo is keychain, peanut brittle, strawberry jam. Pero ngayon po, siya yung naging pasalubong po na, kung meron kang bibe, galing ang Baguio. Ang sinasabing nagpauso raw nito ngayon, ang pabibe girl at cosplayer na si Sharine. Sa totoo lang daw, taong 2017 pa raw nung una nila itong ibenta. Nagsisimula po kaming mag-booth sa mga cosplay events. Lumabas po itong duck clip. Tapos naisipan namin na ibenta ulit sa cosplay convention. Sobrang daming bumili. Lahat ng pumunta sa convention, nakaklip din sila. We never expected na magiging ganito siya ka-viral. Nakakatuwa kasi minsan may makikita ka mga bruskong mga lalaki tapos kukunin nila ito mga clip. Hanggang ang bibe hair clips napadpad hanggang Maynila. Nito ngang nakaraang Chinese New Year, sa dami ng mga nakabibe hair clips sa Binondo, aakalain mo ngang 2024, imbes na Year of the Dragon, Year of the Bibe? Pero sa lahat na mga dumayo sa Chinatown, the fake is this, and this is the original. Agaw eksena ang isang ito. Imbes kasi na bibe clip ang isinuot, ang nasa kanyang ulo, isang buhay na sisiw sa hawla. Fake yung mga sisiw nila sa akin, original. 3D. Ang nasa video, si Abby. May nagtitindang sa lalaki na puro buhay na sisiyo. Sabi niya, ayan ang ilagay mo sa ulo mo. Para kakaiba ka. Tapos ayun, binili namin. Parang ginawa naming hairband. Tapos ayun, hindi naman siya nalaglag. Natuwa rin kami. Yung sa akin buhay, yung sa kanila parang peke. Peke talaga. Dahil nag-trending ang kanyang paandar, ang sisiyo, pinangalanan niyang Trenny. Inuwi niya ito at ginawang pet. Trenny! I love you. Gusto ko siya yung pakitang lumaki para makita ng mga tao, ayan yung nag-viral na sisiw, lumaki. Ginawan siya ng mga friends ko ng kulungan with ilaw, na dilaw. Nilagyan siya ng parang kanin, tapos may tubigan siya. Tapos minsan nilalabas ko siya na awak-awak ko siya. Yun nga lang, makalipas lang ang dalawang araw, si Trenny nanamlay at kalaunan namatay. Nalungkot ako. Ba't bigla naman siyang nawala? Siguro na-stress yun. Kasi nga, mag-isa lang siya. Sabi ko, ilamay natin si Trenny. May mga bisita kaming dumating. 2 days tapos ililibing na siya. Dahil sa sinapit ni Trenny, may ibang hindi natuwa. Kawawa naman yung sisiw. Sa akin lang, masyado siyang stress. Kawawa po yung sisiw.
animals are not props. Katulad nung nilagay sa ulo, nakakulong, limited yung movement, di natin alam kung may access siya sa food or water. Saka yung top ng ulo ng isang tao, hindi naman yun ang proper place to keep that animal. Let us not use animals for the sake of likes. Ang Animal Welfare Act of the Philippines, or RA 8485, as amended by RA 10631, ay nagsasaad na anumang cruelty sa animals, pwedeng ipagmulta or pwedeng makulong na hanggang 2 taon. Wala naman kami intensyon para abusuhin si Trenny. Gusto namin siya alagaan at palakihin. Di naman din namin intensyon na mawala siya agad. Pero bago pa man pumatok at pinagkakitaan ang BB Hair Clips, dito sa tinaguriang duck racing capital ng Pilipinas, ang bayan ng Victoria sa Laguna, matagal na nilang hanap buhay ang pag-aalaga ng mga bibe. Umaga pa nga lang, sa farm ni Josephine, nagsasabayang bigkas na sila. Naisip ng asawa ko dahil siya graduate ng agribusiness, nag-umpisa rin kami ng sarili naming hanap buhay. Dekada 80 raw nung naisip nilang wag nang magpabibi pa. Iniwan nila ang kani-kanilang mga trabaho para magnegosyo. Nagparami sila ng bibi. At ang mga itlog nito, isinusupply nila hanggang ngayon sa mga grocery palengke. Mga late 90s na, sunod-sunod na yung malalakas na bagyo na wipe out yung buong farm namin. As in, kung mga 50,000 heads namatay. Sa awa ng Panginoong Hesus, ngayon, nakakabangon-bangon pa rin. Hanggang ang kanilang pagsisikap ng itlog ng swerte. Ngayon, meron na silang mga tindahan ng itlog sa Laguna at sa Maynila. Yung Peking duck, ito yung kinukuha sa amin ng mga restaurants ng mga Koreans, mga Japanese, sinusupplyan namin yan. Na dito namin ginagrow sa farm namin. Nakapagpundar na rin daw sina Josephine ng bahay at lupa, napagtapos ang kanilang mga anak at nakapag-around the world pa. Nagtayo na rin sila ng mga restaurant kung saan ang specialty, fried cherry duck with salted egg, na sasarap, hindi ka raw mabibitin. Ang lucky charm daw nila sa tagumpay nila sa buhay, ang kanilang rubber ducks na lagi raw nilang dala. Every country na pinupuntahan ko, nakakakita ako ng rubber duck, binibili ko as my collection. Tapos iba naman yung mga friends ko, binibigay nila sa akin as gift. O mga be, sa mga walang baby dyan, pili na! Nagkalat na ngayon ang mga pwede mong maging bibe! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.